Proyecto Elmo. Aladala ang malaking pamalo niya. Pero ang nangyari ay hindi tumakbo ang asong ito gaya ng iba. Sumalubong ito sa tanod at nakipangbuno sa kanya. Sa pagkakaalala ni Mama noon, ang sabi pa doon ng pinsan niya, kasama siya ng nanay niya nang nakiosyoso sila sa bahay ng kapitan dahil doon dinala ang sugatan na tanod na yon. Madami itong kalmot at gasgas, malalalim ang iba. Ipinagyabang nito kung gaano kalaki yung aso. Hindi niya daw nahuli pero ipinakita niya yung kutsilyo niyang gamit sa tanso. Naisaksak niya ito doon. Nasugatan daw ito. Hindi alam ng lahat kung nagkataon lamang ba pero nung sumunod na araw, hindi pumasok ang principal nila. Wala o manong tao ang tinutuloyan ito. Ang mas nakakadagdag pa ng atensyon ng mga tao doon. May mga estudyanteng nakakita ng mga langaw malapit doon sa likuran ng bahay. At nung tiningnan nila, nabubulok umanong karne ito ng baboy. Mga 2 araw na wala si Principal Urbano. Pangatlong araw, nakita nila ito ng hapon. May tinatakpan na hukay sa likod ng eskwelahan. Nakipagkwentuhan ng kapitan sa kanya, pati na ang mga tanod. Ang sabi lamang ng punong guro, namatay daw ang aso niya. Hindi naman nila ikinonekta ito sa nangyaring insidente tuod sa tanod. Yung asong sumugod kasi lahat ng aso ng principal, purong itim. At isa pa, mas malaki ang asong na inkwentro ng tanod na yon. Bisperas, habang nagsisimula na ang lahat sa mga handa sa kinabukasan, gabi pa lang, nagluluto na mga ito. Nakarinig umano sila ng isang malakas na alulong. Sabi pa nga ng pinsan ni Mama, nagpatigil umano ng ilang segundo sa lahat ng taong naroroon sa baryo, maski ang mga kamag-anak na bumisita. Galit na galit ang ungol na yun ng aso. Nakakapanindig palahibo na para bang naghihinagbis. Pero ilang minuto lang, tuloy na ulit yung pag-aayos at kasiyahan. Yung iba, nagsisimula na mag-inuman. Dinig din yung mga iyak ng mga baboy na kinakatay sa iba't ibang kabayan. Kalapit bahay lamang pala ng pinsan ni Mama ang tanod doon. Yung paligid nila, nalilibutan ng puro palayan. At yung patag na parte, andun yung mga bahay-bahay. Araw ng piyesta, nakalatag na sa malaking mesa na gawa sa kawayan yung maraming dahon ng saging. Ang inilapag ng tanod doon, asusena. Nakapaikot na rin yung mga inumin. Sarap na sarap talaga silang ipulutan yung hayop. Yung kasiyahan daw nila at ingay, napalitan ng katahimikan nang bigla na lamang sumulpot ang principal, kila tita. Nakatingin itong diretso sa may tanod noon. Lahat nakiosyoso noon. Nakayuko lamang daw yung tanod habang ang punong guro, hindi umaalis ang mata sa kanya. San galing yung pulutan niyo? Tanong umano ni Urbano. Hindi na maalala ni tita ang sinagot ng tanod pero ang sumunod na sinabi ng principal, medyo nakakadiri kung isipin. As in halos mabaliktad daw ang sikmura ng mga pinsan ni Mama sa naisip noon. May humukay kasi ng libingan ng aso ko. Hindi na daw naghintay ng sagot ang principal. Tumalikod dito at tumalis na pagkatapos noon. Nung nakalayo na, naggagigikan lang umano yung nasa mesa na para bang may mga alam sa nangyari. At ayon, nagsimula na ulit silang magtagay. Pasintabi po sa mga tagapakinig natin na kumakain. Gabi, patapos na ang piyesta noon.
Yung ibang kamag-anak, umuwi na. Yung iba, may mga nakitulog pa. Nasa higaan na daw noon sila tita nang may narinig silang nagkakagulo at nagtatakbuhan. Yung tatay at nanay niya lumabas. Sa takot ni tita ay sumunod ito. Ayaw niya maiwan sa bahay noon. Naabutan nila sa bahay ng Tanod yung anak nito. Nagsususuka. Hindi nila maintindihan yung mga nilalabas nito pero kulay putik na sobrang baho. May parang hibla pa ng buhok. Yung tatay ni tita at ang Tanod ay dali-dali umanong tumakbo para sunduin yung manggagamot na pinakamalapit. Malayo din kasi ang ospital doon. Kaya kung food poisoning yon, siguradong hindi din aabot kung dadalhin. Pag-akyat umano ng manghihilot sa taas, pati ito ay napaduwal. Lansang-lansa ito sa paligid. Matanda na yung manggagamot na ito pero napabuwal daw halos yung Tanod ng itulak ito ng matanda. Galit na galit itong sinermon na ng lalaki ng "Sobrang bastos ng ginawa mo, iho! Naghalukay ka lang ng makakain nyo! Alaga pa ng mambababoy!" Edi sila, nagtaka. Gawa ng wala pa naman silang naikwento o sinabi. Putlang-putla na ang bata noon. Pinahiran ng matanda sa surok-surok o sa tiyan. Sa noo. Nagpakuha ito ng baon ng niyog na merong halamang dahon at asukal na buong-buong pula. Sinalang niya ito sa dahon at nagbubulong-bulong. Kinuha niya ang lantang dahon dahil sa pausok at dinikit sa simura ng bata. Doon ito lalong nagsuka. At ito umano ang nakapagtataka doon. Saksi ang pinsan ni mama. Sinahod ito ng manggagamot sa bao. Sa liit ng bao na yon at sa dami ng sinuka ng bata, hindi man lamang ito napuno. Pero yung umuusok daw, nangamoy kalamay na lamang ito. "May natira pa kayong baboy na sariwa?" tanong ng manggagamot. Yun nga lang ay walang ganon yung Tanod. Ang balak pa nun ng matanda, pakawala ng isang baboy na nasa kulungan. Iaalay daw. Siyempre, nagdalawang isip sila nun. Napakamahal kasi ng baboy nun. Sinubukan nilang kausapin ng matanda na baka yung mga natira lamang sa kinatay pero hindi ito pumayag. Kailangan daw nilang bayaran ang inutang nila. Ginawa nila ito. Nilabas nila sa kulungan ng baboy at pinakawalan sa likod bahay kung saan malapit sa palayan. Walang ano-ano. Napabuhat daw bigla ang tatay ni tita sa kanya. Bigla kasing nagkaluskusan sa ilalim ng silong. Mga yabag, nagsikalasan ng mga ito doon. Isang ngawa lamang umano nang pinakawalang baboy ang narinig nila. Tapos wala na. Saka dumating ang iba pang Tanod kasama ang kapitan. Yung iba kasi lasing na nun. Kaya kukonti lamang ang napasugod doon. Sinilip nila yung silong. May mga yapak umano doon. Mga paa ng aso. Pero meron pa umanong isang pares na malaking pares na paa. Inabot sila ng madaling araw doon, pati yung manggagamot, maaga nang umuwi. Hindi na rin nakatulog si tita at ang mga magulang niya. Parang takot silang bumalik sa bahay nila kung hindi pa sumikat ang araw. Ang bilin sa kanila, huwag nang suguri ng kung sino ang naiisip nila noon. Baka daw hindi nila kayanin. At isa pa, magmumukhang masama lamang ang nasa baryo. Malakas daw kasi ang kapit ng taong yon sa mga opisyalis kaya baka mapolitika sila. Dahil sa takot din ng Tanod na babalikan ulit ang anak niya, iwas na ito sa principal. Yung mga ibang bata hindi na rin pumapasok sa temporaryong eskwelahan na yon. Yung iba, nag-transfer. Huling namataan ng mga taga-baryo ang principal bago tuluyang ipasara yung proyekto na yon kasi sinisimula na yung national school sa kabilang ilog.
Ayon sa mga nakakakita, nung bumisita yung ibang opisyalis sa eskwelahan, wala silang nakitang asong umaaligid. Pero napansin nila na merong kasamang isang matandang babae at isang bata ang principal doon sa tinutuluyan niya. Ang huling balita nila, nadistino ang principal sa kalapit na eskwelahan pero hindi doon sa noong bagong national school ng lugar. At ang haka-haka pa, nagkalat nga ng lahi ang principal na ito. Meron pang isang anak ito na naging guru din. Pero hindi rin daw nagtatagal sa mga pinapasukan niyang eskwelahan. Hindi man nila diretsyong naituro ang salarin sa kababalagan. Hindi nila naalis ang pagsuspetsa kay Urbano. Ang kanilang principal.